nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Tunay na napakabuti ng Diyos. At ito ay masasaksihan natin sa ating daigdig sapagkat ito'y buhay na planeta. Ang kanyang mga nilikha ay nagsasabi ng kanyang dakilang pag-ibig sa tao. Maituturing na pruweba ng pag-iral ng Diyos ang tinatawag na natural revelation. Ito ay ang pag-unawa ng pag-iral ng Diyos mula sa pagtanaw sa mga umiiral sa mundo. Ang mga bagay, hayop, halaman, at kapwa natin tao ay nagpapahayag ng katotohanan na mayroong lumikha. Ganun din naman, sang-ayon sa katuruan ni Santo Tomas ng Aquino, ang mga bagay na lumilipas at naluluma ay maaari lamang magmula sa isang hindi lumilipas, ang pinagmula ng lahat, at ito ay walang iba kundi ang Panginoon. Ang lahat ng tinatamasa natin mula sa likas na yaman ay biyaya mula sa Diyos na dapat pagyabungin at pahalagahan. Ang tao bilang pinakamataas na uri sa lahat ng mga nilikha ay naatasang maging tagapamahala. Hindi nilayo ng Diyos na sirain natin ang kalikasan. Paglustay sa kalikasan ay isang paraan ng pag-aalsa laban sa panawagan ng Panginoon na pangalagaan ang mga ito. Matapos ang paglikha ng sangkalupaan at nang ang tao ay magkasala, isinugo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak upang matubos ang tao. Sinasaad sa Ebanghelyo ni San Juan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na nagkatawang tao ay naging bahagi ng kasaysayan ng mundo. Ito ang pinakayaman ng kasaysayan ng sanlibutan. Ang lupa, ang sanlibutan, ay ating pinagkapanganakan at buhat sa alabok, tayo'y pinag-iral ng Diyos, ginawang tao, nilikha. Ngunit hindi ito ang ating talagang tahanan, kundi ang langit. Pansamantala lamang tayo dito sa lupa at dito'y binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos at nag-aalok din siya ng tulong upang siya'y mapansin, makilala, mahalin, sambahin at sundan. Ang pagpapahalaga sa nilikha. Ay pagpapahalaga sa lumikha. Ang tao bilang bahagi na nilikha ng Diyos ay may katapusan. May hangganan ang kanyang pag-iral upang mapasapiling ng Diyos magpakailanman. Panginoon natin lahat.
Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Bin. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay ay namahuli. Umakyat sa langit. Nalulukyo sa kala namang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang maririto at hukong sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika. Sa kasamahan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.